Hello guys, welcome po sa aking channel. Bali ngayon, pag-usapan po natin yung iba't ibang parts ng sasakyan under the hood. So ituturo ko po sa inyo ang mga pangalan ng bawat isa. Sa pinaka-importante syempre, ito muna tayo sa engine. So ito po yung engine. So nandiyan dyan po yung yung oil. So ito yung oil dipstick. Hindi natin ma-check ngayon kasi hindi po siya naka-level sa surface. Hindi siya naka-level sa ground. So ito yung air filter. By the way, ito nga po pala ay 2018 na Toyota Avanza. So kung nagtataka kayo bakit iba siya, syempre bawat sasakyan ay may iba-ibang itsura under ng hood at iba-iba rin ng specs. So ito sa Toyota Avanza, so yan una yung engine. Ito yung intake natin, itong part na to. So ito yung intake. Ito, dito nakalagay yung air filter. So pagka tinanggal natin to, so yan, makikita nyo yung air filter ko nandiyan dyan. So yan. So balik lang natin sa dati. Up. Yeah. So yan, ano pa. Then yung next, yung battery natin. So ito, so itong battery na to ay mini-maintain siya. So maintenance battery ang tawag dito. So may dalawang polarity yan. So ito yung ito yung sa ground, yung itim. Tapos ito yung sa positive. So positive itong pula, tapos negative itong black. So pag sinabi nating maintenance battery, nilalagyan siya ng either battery solution or water. So ito, pakita ko lang sa inyo yung itsura niyan. Medyo marami to. Yeah. So tanggalin muna natin yung cap. So ito, ito yung naglalaman ng acid itong bawat cells na to. So ayan, kung chichikin natin, so kung nakikita nyo, may tubig naman siya. So mag random checking lang muna tayo ngayon. Buksan natin tong kabila. So lahat naman to, pinuno ko ng maayos nung mga ilang buwan na rin. So hindi naman siya basta-basta natutuyo dahil well maintained naman to. So yan. So balik lang natin yung yung pinakatakip niya. Pagpasensyahan niyo na, medyo madumi tong under ng hood. Okay. So next naman ay yung ano ba natin? So itong brake master cylinder natin. So pagka chinek nyo to, so dapat ang laman nito ay medyo yellow pa. Ayan. So makikita nyo naman, okay siya. So yan. So kapag time ng i-re-replace ito, yun ay color black na siya. So hindi na maganda yung color niya pagka need nyo nang ipa bleed or reverse bleed. So alam na mekaniko yun yung mga bleeding na yun. So next natin yung windshield wiper fluid. So ito, kung mapapansin nyo, pagka tinignan dito sa side, so ano na siya, below half na siya. So ito mismo yung half. So below half na siya. Kailangan na natin siyang i-refill ulit. So yan, next dyan ay yung ito muna tayo sa side na to. So ito yung gearbox. So ito yata yung gearbox. So hindi ko na siya bubuksan. Hindi ako medyo familiar sa kanya.
Next ay yung sa next yung ito yung radiator cap. So medyo mainit siya kasi kakagamit ko lang sa kanya. So ito yung ano, may dalawang hose itong radiator natin. So ito yung upper hose. Diyan dumadaan yung So may cycle itong ano, radiator natin. So yung isa, yung galing sa mismong radiator reservoir natin, ito. Yung coolant, ito. Coolant reservoir. Teka lang, pakita ko lang sa inyo. So itong coolant reservoir natin, ayan. So kung makikita nyo, okay naman yung ano niya. Yung level niya. Wala. Nakapawisan ako saglit. So yan. Yung isa dyan, dumadaan yung cold na coolant. Tapos yung isa, yung hot coolant. So yan. Makikita nyo, dalawa yan. So ito yung isang ano, hose dyan. Tapos pangalawang hose, ayun yung nasa ilalim. Ayun. Mapapansin nyo yun. Yun. Ano kasing size na sila. Tapos next dyan ay yung yung ano natin, fan. So, ayan. Ito yung fan. So, ingat lang kayo pagka nag ano, so ayan. Kapag ka maandar yung sasakyan, huwag nyo siyang ano, itatry ilusot yung kamay nyo sa any components dito. Kasi delikado siya. Either makuryente kayo or magkaroon ng injury. So, next naman dyan ay yung ito. Horn. Ito. Ito yung horn. Yung pinakabusina ng ano, ng sasakyan ito. Ito siya. Yan. Okay. Next naman dyan ay yung transmission fluid naman. So, ito yung sa particular na na model na ganito. So, Toyota Avanza. Nandito yung ano, Toyota. Transmission fluid niya. So, ito. Ah, hindi ko nabubunuti ng matindi kasi mahirap ibalik to eh. So, yan. Balik ko na siya. So, yan siya. Yan yung transmission fluid dipstick niya. Ito naman, balikan ko lang. So, ito yung oil dipstick. Tapos, ito, yung mga sensor, syempre, kasama dyan. Ito. Iba't ibang mga sensors yan. So, bawat isa dyan, hindi siya magandang ina-underwash dahil mga electrical components kasi to. And also, mechanical na rin. So, pagka nabasa siya, posibleng magkaroon ng ano, ng short. So, yan. Next dyan ay yung, nasa na yung alternator natin? Alternator. Ito yata yung alternator. Ito. Itong isang to. Teka lang, saglit, familiar pa. So, basta, ayan, alternator. Nandiyan dyan, either ito or ayan. So, nandiyan dyan din yung ano, serpentine belt. Ito, kung makikita nyo, ito yung serpentine belt. Ayan, lalo yan. Huwag na huwag nyong ilalapit yung kamay nyo dyan kapag gumagana yung sasakyan. So, umiikot yan, yung serpentine belt na yan. Umiikot po yan. So, nandiyan dyan din yung ano, ayun, yung oil filter. Kung mapapansin nyo yung itim na yun, ayun, ayun. So, yung oil filter niya nasa ilalim. Next ay yung aircon. Yung AC compressor natin. So, ayun siya. Nando dun.
nandoon sa ano, ayun, ito, ito, ito. Yun. Yun yung aircon compressor natin. Tapos nandito naman yung condenser. Ah, so ito siya. Condenser, yun nasa harap mismo. Nandito sa grill. So ang nasa likod niya ay yung mismong radiator natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, dalawa siya na puro fins. So yung radiator natin dyan ay yung nandito. Ayan. Ito mismong nasa likod na yan. Ayan. Ganyan siya. Tapos, ito naman yung condenser natin. Ayan. So sa likod niya, nandiyan dyan yung fan natin. So ganyan halos lahat ang disenyo ng ano ng mga sasakyan. Condenser sa harap, radiator sa likod, tapos fan sa likod. So yan. Ano pa? So ito yung mga ano suspension nandito rin. Ito. Yung mismong suspension diyan sa harapan natin, yung front suspension ito. So ito yan. May 3 bolts. So yan. Lahat ng disenyo halos ganyan. So ayan. So far, okay naman. Ano pa ba? By the way, mga notes na lang pala, no? Dito sa, ano, sa sasakyan. So, unang-una, gaya ng sabi ko, huwag na huwag kayong, tawag dito. Huwag kayong magsusundot ng kamay ninyo or gagawa ng bukas yung sasakyan. Maliban na lang kung professional kayo na mekaniko, ganyan. Pero kung mga DIY lang at hindi kayo masyadong familiar sa mga sasakyan talaga, so better na magpatulong muna kayo sa mga professional. So ganun siya. So ito, sasakyan, hindi ko ina-advise na mag-ano kayo, ah. Tawag dito. Mag engine wash kasi gaya na ito, marami siyang ano, mga sensors. So pagka nabasaan nyo yan at nag-short yan, mas malaking damage na makikreate nyan. Ito yung mga yan. So ingatan nyo na mabasa yan. Pwede naman kayo mag ano, engine wash. Discretion nyo yun kung gusto nyo malinis. Pero kung hindi naman kayo titira sa loob nyan at hindi nyo naman gagawin lamesa to, so better mas okay na siya na ganyan. So, punas-punas lang, okay na siya. Tapos yan, make sure nyo lahat yung ano, mga fluid ng mga sasakyan na naka-fill siya ng maayos, ha. So, bali ang mga chine-check natin ng mga fluid sa sasakyan ay, syempre, unang-una na yung ano, engine oil. So, may ano yan, pagka chinek nyo yung ano yan, yung... Karang bunutin ko lang. Pero hindi ko siya ma-check ngayon kasi ano siya. Wala kasi akong pamunas eh. So ito, pagka-check nyo siya, meron siya yung makikita nyo dyan na ano. Patong ko lang dito. So yan, pagka-check nyo may ano yan, may low and high na ano yan, na indication. Madalas na sasakyan may ganyan. So, ano ko na siya. Tapos next dyan yung transmission fluid natin. So, ito, check natin siya ng madalas kasi minsan nagbabawas ito. So, ang delikado dyan, pag yung transmission natin ay nag-overheat, pag nag-burn out yung mga gears natin, alam na. Bababa lang naman yung ano, matuma lang naman yung 50 mil sa ganito. So ayan, so watchful tayo sa mga yan, engine oil, transmission oil, transmission fluid, tapos ito yung brake oil. Brake oil, brake fluid pala. So ito madalas dito, kung ano yung particular na fluid na nakalagay sa
sasakyan nyo, maganda, yun din yung gagamitin nyo kasi yun yung pinaka-specs nung ano, sasakyan na yun. So yan. So windshield wiper fluid or mas kilala sa ano, washer fluid. So ito, pwede ka naman mag-DIY, marami sa tutorial, maraming tutorial na ito sa YouTube. So maganda, manood ka na lang din para kasi medyo mahal yung ano, washer fluid, bibili mo pa sa kasa. So yan yung kagandahan. Kung may alam tayo, mas better kasi mas makakatipid tayo at mas less yung hassle. So yung coolant, make sure nyo na tama yung ano niya, yung level niya. So ganyan siya. Ano pa, next yung sa maintenance na battery, ito yung pinaka ano niya, yung solution sa loob. So maganda, chine-check nyo ng regular to para lagi siyang on top ng ano, ng battery. Tapos make sure na sa tuwing nag-check kayo nito, yung na-charge na na maayos yung battery kasi sa electrolysis mas tumataas yung ano, yung level ng fluid kapag na-charge na siya. So mas better na hindi siya totally full unless na-charge na siya. So ayan, next yung ano pa ba? So yun lang naman. So make sure nyo na tama lahat ng level niya mga yan at para maging good shape yung ano, yung sa sasakyan niya. Syempre kailangan maingat tayo sa sasakyan natin kasi mahal lang ano ang magpagawa ng sasakyan. So yung mga bagay na pwede nating i-check, mas maganda chine-check na natin. Tapos ito pa, yung iba kasi may power steering fluid eh, pero katulad nun sa akin wala kasi nag share na siya dyan sa ibang ano, fluid dyan. Tapos ito yung air filter. So ang effect nito sa ano, sa sasakyan, kapag ka napakarumi na nito, mapapansin nyo na hirap kayo mag-accelerate sa pataas o kahit sa mismong ano, level na road, mahirap siya mag-accelerate. So mas maganda chine-check nyo palagi yan. Tapos yan, so yun lang naman. At pagka baha, huwag din kayong susugod sa baha kasi syempre maraming internal parts dito na hindi dapat siya talaga nababasa. So kaya nga ina-advise ko na hindi siya magandang ina-engine wash yung mga sasakyan dahil for safety na rin ang sasakyan. Kaya ayan. So yan, ito latch pag nag ano, pag nagsasara yung ano, yung hood natin. So yung mga yan, ito make sure nyo na ano, na hindi nyo siya bubuksan lalo kung mainit siya kasi posible siyang ano, mabanlian kayo sa ano, sa mukha ng kumukulong fluid na galing dyan. So yun lang naman yung mga kailangan natin malaman sa sasakyan. Kung may natutunan kayo dito, so consider nyo rin mag-subscribe tsaka i-share na rin po tsaka paki-like na rin po. Tapos kung may mga tanong po kayo, maganda po comment kayo at sasagutin po natin, itatry natin sagutin. So yun, basta laging ano, laging on top lang yung ano nyo, yung pinaka mga fluid at saka ito. So make sure nyo lang na ano, na huwag kayo magagalaw ng mga bagay dito na hindi kayo familiar lalo kung hindi kayo professional na mechanic. So ito, yun lang naman. Maraming salamat po sa mga nanood at ayun, pag nagustuhan nyo po, consider nyo na rin pong ano, mag like, share, comment, and pinakamahalaga sa lahat, subscribe na rin po kayo sa akin channel. So,